mga beginner na gusto matuto, dito muna tayo para start lang natin kasi mamaya mas marami. So, buti nga ngayon, konti lang muna tayo para maintindihan nyo. Ngayon, bago tayo sumakay ng bike, pinaka-importante sa atin syempre yung tire pressure. Kahit matagal na tayo nagmumotor, dapat alam natin kung ano yung mga kailangan natin sa bike, hindi yung basta lang tayo sasakay ng bike. First step, dapat check yung tire pressure. Second, check mo yung brake, clutch, kung walang problema. And then, yung pedal ng rear brake, shifter. Kahit sabihin mo mayroon tayong mekaniko, dapat mismo sa sarili natin, alam natin yung kailangan natin. Kasi hindi naman nila tayo sasagutin, words na maluwag pala ito, hindi natin napansin. So, nakalitaan lang. Kumbaga, double check na lang tayo. Dahil na kung pumasok tayo sa restaurant. So, ngayon, dito muna tayo. Tingnan muna natin kung ano yung kailangan natin i-upgrade. Kaya sabi mo, matagal na tayo ng motor. Eh, dapat alam natin sa progress ng sakay ng motor. Kasi madali lang magpatuloy ng motor eh. Mahirap mag-find ko. Dito yung importante sa lahat. Comfortable tayo sa pagsakay. So, ito, titingnan natin ang bagong rider na iti-train natin from first timer sa dito sa race track, pero matagal na siya ng motor. Makita natin kung paano dapat sa kanya ng bike. So, yun nga, tapusin na natin ito, tire pressure. Ang tire pressure for sports bike, 87 yung front, 24 yung likod. Magtatanong, bakit 27 yung front? Bakit mas matigas yung likod? Kaya ganun yung tire pressure kasi yung makina ng bike race nasa front. Dahil na pag nag-brake o nag-brake ka, lahat ng bigat nandun sa unahan. Kaya dapat yung traction ng bike gumagalaw, gumagana. Hindi lang basta lang siya na naglalagay ka ng tire pressure na wala kang baseline. Kailangan lahat ng ginagawa mo sa motor, may baseline ka, alam mo dapat kung ano yung tamang tire pressure na komportable ka. Kasi kunyari, itong bike na to, sasakay ka lang, nakita mo ng bike. Pala, isang daan pala yung tire pressure. So, ano mayayari? Kaya pwede kang ma-accidente. Kaya yun yung pinaka number one. Check mo yung bike. Kahit meron tayong sariling mekaniko, ikaw mismo, nakikita mo na sinicheck. Yun lang. So, mag-start tayo. Ang first step natin is traffic control. Next, drive braking. Third, body position. And fourth, head approaching. Panglima is one hand. Sa mga student natin na first time niyang gumamit ng Dicambio, so yung gamit niya is KTM RC 220-22 model. So ngayon kung nakita nyo kanina, hindi pa siya ganun kasanay, so i-upgrade natin yung skills niya. Kung paano natin i-upgrade pang mabilisan lang, kasi gahol tayo sa oras, sa dami nating mga student, so bigyan pa rin natin siya ng pansin. Okay? Pagkakaliwa, itong isang hita nakagrip, okay? Pagkakaliwa, balance. Ito, nakaklip. Tandaan mo, pagkakaliwa, body position. Kakaliwa, kaliwa tayo. Body position, grip. Huwag mo hayaan nakabuka kasi nakaganyan ka. Grip. And then, balance, body position. Okay? Kanan, ganun ulit. Baba, baba. Yan, grip. And then, balance. Okay? Game, isa pa. Ako matakot na luna. Ano ka luna? Mamahalin ko luna. Coach Jack, shout out Coach Jack. Ano ba si CRA? GRA.